What's up guys? Muli na naman nagbabalik ang inyong Batang Marino. Welcome to another episode with me, Daniel. So tulad nga sa nabanggit natin sa mga nakaraang episodes, ngayong araw ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang ORB, bakit ito ay isa sa mga napaka-importante at pasailang dokumento dito sa barko, kung paano mag-fill up ng tamang codes dito at bakit parang parati na lang ito hinahanap ng mga port state control pag tayo ay nasa puerto. Ano kaya sa palagay ninyo, mga batang marino? Tara, pag-usapan natin yan dito pagkatapos ng ating intro. Hawak ko ngayon ay oil record book dito sa barko, which is part 1, machinery, space operation, oil ships, no? So kasi nang tanker yung sinasampa nating barko, part 1 lang meron tayo at wala tayong part 2 na oil record book. So yung part 2 ay yung para sa mga tanker vessels. Itong oil record book na to ay kulay green pag ang barko mo ay Japanese flag or Japan flag registered yung barko. So merong mga nakasampa na akong barko na Panama flag registered. So ibang type naman ng oil record book, pero parehas lang naman ang laman nito sa loob. Parehas lang naman na codes ang ginagamit. At yung pinakaiba lang ay medyo malaki ito kumpara sa Panama oil record book. At saka medyo malawak yung space kumpara sa Panama. So yan na yung napansin ko. So dito sa oil record book part 1, makikita dito yung kalagi dito yung name of the ship, kung anong barko, yung distinct number or letters, ito yung code ng barko, tsaka gross tonnage nilalagay din, at tsaka yung date na naumpisahan yung oil record book, at tsaka na ubos sa last page yung kung kailan naubos na fill upan. So dito nilalagay, since Japanese to, hindi natin naintindihan, nileblank ko lang muna yung oil record book na to. So pagbukas natin, nakita nyo sa first page, uy, meron agad certificate ng Bilgemon calibration certificate. So parating hinahanap din to ng mga port state, so automatic nilalagay ko yun dito para in case hanapin na nandito agad yan. So ito naman nalagay natin. So dito first page, so oil record book 2000 edition, no? Tapos okay, buksan natin sa blank page lang. So dito makikita natin yung name of the ship sa taas, yung ating distinctive number or yung code ng barko, at saka yung voyage number. So sa ditong column, makikita nyo date na araw, code, number, at letter, code, letter, tsaka number. So dito sa oil record book na to, sinusulat yung mga nangyayari or mga ginagawa sa ating machinery space operation. Kung paano natitreat yung mga oil na galing sa machinery spaces natin, kung anong ginagawa sa mga used oil on board, kung saan napupunta yung oil na nakolect natin galing sa ating machinery spaces or sa ating mga oil tanks na nakasaad sa ating IOPP certificate or International Oil Pollution Prevention Certificate. So lahat ng record na related sa ating machinery spaces ay dapat record without delay. Kaya bawat araw-araw, ina-update natin kaagad ito na walang palya. Kasi sunod-sunod ito at dapat in sequence siya. Kasi pag nakita ng mga port state inspector, malalaman nila kung may mga ginagawa kayong anomalya sa ating oil record book. Kasi
napaka-masailan itong dokumento dito sa barko at dapat proper ang pag-record natin dapat dito. Lahat ng record dito ay systematic at sunod-sunod. No, hindi pwedeng talon-talon at hindi pwedeng mauna yung evaporation or di kaya mauna yung transfer before evaporation or di kaya mauna yung sunog ng waste oil natin bago yung evaporation. So hindi siya systematic. So yan yung mga isa sa mga napapansin ng mga Port State Inspector natin sa oil record book na to. Mamaya explain ko sa inyo kung paano ito mag-fill up ng tamang codes gamit yung ating guidance na galing sa IMO or International Maritime Organization. May mga sinusunod tayong pattern sa pagsulat or paglagay ng entries dito sa ating order code book. At ang pattern na ito ay galing sa IMO at ito ay circular. At yung pattern na ito ay para magkaroon ng standard sa lahat ng barko, no? International ships na magkaroon ng standard lahat ng pag-entries ng kahit anong oil record book. Eh, meron tayong copy, no? Ipapakita ko. So, ito yung copy na to. Galing sa ating IMO or International Maritime Organization. Na yung title na to ay Guidance for the Recording of Operations in the Oil Record Book Part 1. Machinery Space Operations All Ships. So, ito ay yung MEPC 0.1-Circular 736-Revision 2. So, yung MEPC na to or yung Marine Environment Protection Committee. So, ito ay under ng ating IMO. So, nagsasaad ito ng guidance para magkaroon ng advice sa crew kung paano mag-record ng mga various operations sa ating oil record book by using correct codes and item numbers in order to ensure a more uniform port state control procedure. So, para mas malaman ng ating port state control kahit anong barko sa panila, ito yung kanilang basyan. So, tayo mga bata marino, ito yung ating kinokopya na mga pattern. So, dito nakapaloob yung mga examples, no? Maraming mga examples dito na pag may itatransfer kayo, may susunugin na oil or ide-drain or na-collect na oil. So, may mga pattern yan at saka codes. Dito makikita nyo mga examples, no? So, example number 1 dito is weekly inventory ng oil residue. So, ginagawa natin yan. So, itong highlighted na. So, yan yung mga common na ginagawa ko or ginagawa natin sa barko, no? So, next example is recording of oil residue collected by manual operation. So, pag naglinis tayo ng tangke ng ating mga tangke na related sa ating IOPPP certificate, no? Mamaya pakita ko sa inyo yung IOPPP certificate namin tsaka kung anong tangke lang yung nakasaad doon. So, yan lang yung napaka-importante, no? Kung anong mga ginawa sa tangke niyo yun, kung naglinis o nag-transfer from tank to tank. So, may mga basihan tayo dito at may mga sinusunod na pattern, no? Dito, may date, kung paano magsulat ng date din, code, letter C, tsaka item number. So, may mga correct procedure yan. So, dito, ito yung binabasihan ko sa pagsulat ng codes. So, dito sa mga example, kung paano magsunog incineration ng oil residue in incinerator, no? Tsaka may burning of oil residue din sa boiler. So, sa incinerator lang tayo. So, nakikita naman dito kung paano paglagay tsaka yung mga pattern, no? So, ayan, ito yung basihan natin. So, napaka informative nitong circular na to. At ito ay hindi ko niwawala, no? Parati itong katabi ng ating oil record book, no? Kung kabisado nyo na yung oil record book sa paglagay nito kasi araw-araw naman ginagawa. So, gamay na natin itong oil record book na to. Minsan napapabilis na yung pagsulat natin. So, hindi na tayo naghahanap kasi paulit-ulit lang naman yung operation. So, may mga mahigpit na port state control authorities sa iba-ibang bansa na kapag ang pag-record ng
mga entries sa ating record book ay hindi tama o hindi ayon sa ating MEPC circular revision 2, no, ay nagmumulta nila, or mas nakakatakot is na-detain yung ating barko. So another expenses na naman na ating company yan, another explain why na naman sa ating company. So much better dito tayo magbase, kahit alam mo or sa pinalitan yung crew is hindi nila tama, hindi tama ang paglagay ng ating sa or pag-entry sa ating oil record book. Kung ikaw yung nakatoka ngayon sa oil record book, isanapin mo itong circular na to at ipakita sa iyong superior na, sir, ito yung tamang paglagay. So ano ba dapat susundin natin, yung idea ng previous crew or yung itong MVPC. So tip ko sa inyo is paglaban nyo ito kasi may basihan kayo dito. So ito talaga yung correct pattern or correct examples kung paano maglagay nito. At kapag nagkatalunan kayo ng or nagka-debate kayo ng mga port state control, may papakita kayong basihan na ito yung binasihan nyo sa paglagay sa oil record book. So linis, malinis yung inyong pag-record ng entries or pag-entry sa inyong oil record. So ito naman is yung IOPP certificate or International Oil Pollution Prevention Certificate na aming barko. So dito makikita yung mga tanks na nakasaad sa atin, na kung anong ginawa or naglinis or nag-transfer na from tank to tanks. Dito nakasaad yung mga tanks lang na dapat i-record. So yung mga iba-ibang tanks na hindi kasali na, hindi na yun na-record. So dito makikita sa ating certificate, sa pinakalito sa nakasaad sa akin is yung mga listed tanks sa IOPP certificate natin, is yung base OT or belt separated oil tank, LO sludge tank, FO sludge tank, stopping box drain tank, number 1 waste oil tank, and number 2 waste oil tank, at saka dagdag is yung bilge tank natin. So itong mga tanks na to na sinabi ko is yan yung mga nakalista dyan sa ating oil record book. Kunyari nag-transfer ako ng sludge tank, no, papuntang bilge separated oil tank, so dapat i-record ko yun, no. Lahat ng record dito na nangyari sa mga tanks na to is nire-record dapat sa oil record book. So ito yung ating IOPP certificate na pwede nyong hingin sa inyong kapitan or kahit sa engineer. Dapat magkaroon kayo ito ng certificate din, kasi minsan hinahanap to ng ating mga port state inspectors na saan ang inyong IOPP certificate. So easily, kahit photocopy lang to, may papakita nyo agad. So saan yung IOPP tanks nyo? Sabi, so ito yung IOPP tanks. So mas mabilis is mas nagugustuhan ng mga port state inspector yan, kasi alam nila kung ano ang iyong trabaho, na alam mo ang iyong trabaho. So ganun lang guys, no, yung mga tip natin kapag nagkakaroon tayo ng cutting. So yung nakita nyo kanina, itong certificate, so pinotocopy ko lang din to. So calibration certificate to ng ating bilge separated oily water separator natin, no. So ito ay nakalibrate noong 2020 at expiration is date 2021 sa August pa. So i-renew ito na yearly, no. So i-calibrate ulit. So pag nagtanong yung ating inspector kadalasan, kailan na last na calibrate yung inyong 15 ppm monitor? So automatic, nakikita agad natin, napapakita. So mas nagugustuhan niya na atin ang nagugustuhan ng ating mga port state inspector yan, at alam nila na ginagawa mo talaga yung trabaho, yung trabaho na maayos, at halos hindi na yan sila mag-inspect ng iba pa, kasi alam nila yung natama ang yung ginagawa, no. So ayan guys, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay or paano mag entry actual sa ating oil record book, no. So ipapakita ko sa inyo in 3, 2, 1. So bago ko pala i-start yung ating pag-entry, so i-explain ko muna sa inyo kung ano ito. So ito yung ating transfer, oil bilge and sludge transfer log. So pinipilapan ito ng ating partner na ratings, no, na oiler. Tsaka dito niya nilalagay kung ilan yung na-transfer niya sa ating mga IOPP tanks, no.
So, ngayong hapon, kakahapon, ginawa niya is may evaporation sa ating waste oil tank number 1 tsaka airways, tsaka nagsunog siya kahapon ng ating waste oil number 2, may evaporation sa waste oil number 1, no? So ngayong araw is nagkaroon siya ng sunog sa nagsunog siya ng 0.5 sa ating waste oil tank number 1, nag-incinerate ng waste oil at wala na evaporation, pero may transfer siya galing sa BSOT or build separated oil tank natin papunta sa number 1 waste oil tank at saka number 2 waste oil tank. So ngayon maipapakita ko sa inyo mamaya pagsulat, may evaporation ng waste oil tank natin, may incineration ng waste oil tank natin, incineration ng waste oil, no? From waste oil tank yung transfer of IOP ng sludge natin from between IOPP tanks, no? From BSOT or bed spread away tank to waste oil tank. So yung tip ko rin is, which is dapat yung pagkasunod-sunod. So mapapakita ko rin sa inyo, i-explain ko maya-maya. So yun lang guys, tara, umpisa na natin ang paglagay sa oil record book. So ayan guys, pag umpisa na tayo mag fill up ng ating oil record book, no? So ito yung ating guidelines as per IMO MEPC circular number 736 revision 2 noong 6 October 2012. So ito yung guidelines natin. Ito naman yung oil bilge transfer log, no, na ginagawa ng ating partner na ratings, no? So ito yung date natin, date 26-27 of the month, no? So ito yung mga ginawa niya, ito yung mga reading, sounding, tsaka yung incineration, tsaka yung evaporation, no? So ito yung mga IOPP tanks natin. Yung sinabi ko kanina is ito yung stopping box drain tank, EPO sludge tank, LO sludge tank, number 1 waste oil tank, number 2 waste oil tank. Ito pala, build separated oil tank, number 1 waste oil tank, number 2 waste oil tank, tsaka yung incinerator natin, tsaka yung bilge tank, no? So normally ito yung mga basihan natin sa paglagay ng ating oil record book, no? So nakatapos ko na yung 25, mag-start tayo sa 26, no? So noong 26, ang nangyari is meron tayong water evaporation sa waste oil tank number 1, tsaka sunog ng waste oil incineration sa waste oil tank number 2. So buklatin natin yung IMO sa guidelines natin. So dito makikita natin sa evaporation, no? So ito sa example number 8, meron tayong evaporation. So sa number 8 month, code C, item number 12.4, XX cubic meter water evaporated from name of the section 3.1 tank and designation. Ito yung sa IOPP natin certificate, which is waste oil tank number number 1 evaporation, XXX cubic meter retained. So isusulat natin ngayon yan. So normally every reading 12.4 parati yung inumpisa natin na code, meaning evaporation parati. Sa unang araw, kung ano ang evaporation, may evaporation o wala, yan yung inuuna natin. So ngayong araw may evaporation tayo. So date, pagayin natin, date is 26 April 2021. C, code, tsaka item number, which is 12.4, no? So itong ginagawa ko is scratch muna, kasi mahirap magkamali sa oil record book, kasi yan yung iniiwasan natin sa ating oil record book, yung magkaroon ng erasures. Kaya ang tip ko sa mga batang marino dyan is magawa muna tayo ng scratch, no? Para kung finalize na, pwede na natin ilipat sa oil record book for finalization, no? Para wala na ang bura-bura, hindi madumi yung ating oil record book. So yung ating 26 evaporation 0.2, no? So base dito is 0.2 cubic meter
ito pala, water evaporated. Evaporated from ano yun kanina, from ito, number one, waste oil tank. Waste oil tank, mali pa. Waste oil tank, ay mali na naman, galit na galit. Waste oil tank, so kahapon yung natira sa waste oil tank natin, number one is nung 25 to, no, is 2. So 2 minus 0.2 is 1.8 cubic meter retained. So minus minus lang. So 1 plus 1 minus minus. So ganun lang guys, no. Ito yung kahapon nag-evaporate. So 1.8 natira. So yan yung ating tamang paglagay, no, ng evaporation. So every record as per ating o record book, is sabi ko kanina may sinasign yung person in charge, no. So tayo yung person in charge, signed by person in charge. So lagay ko muna rank, pangalan natin, tsaka may date yan dito. So kung anong date dito, yan din date natin dito. So 26 April 2021, no. So dito every entry kailangan natin ng signature natin. So every lagay ng isang code, may signature tayo. Tapos yung sinabi ko rin kanina na magsasign na si chief engineer every sa isang araw, kunyari marami tayong entries, sa last entry ng araw na yun, dyan lang magsasign si chief engineer. Tsaka si kapitan naman magsasign lang pag sa oil record book natin mamaya doon, kung nakompleto niya yung natin yung isang page, doon magsasign si kapitan sa pinakamaba. So papakita ko sa inyo mamaya. So balik tayo sa ating pagsulat, no. So dito mayroon tayong sunog sa waste oil tank number 2, which is 0.5, no. So ulitin natin, hanapin niya natin yung sunog dito sa guidelines. So ito yung example number 6, incineration of oil residue, sludge in incinerator. So date code C 12.3 XXX cubic meter. Sludge from, kung anong nasunog, cubic meter retained, comma, burned incinerator for, ilang oras na sunog yan. So lalagay natin, sulat natin, is 26 April 2021, C 12.3. So nasunog natin sa waste oil kanina is 0.5 cubic meter. Sundin natin yung pattern, sludge from anong tanke, from name of section 3.1 or 3.2 tanks and designation. So yan yung sa IOPP natin, anong tanke. So number 2, waste oil tank, shortcut lang natin para mabilis, scratch lang naman to eh. Tapos cubic meter retained, so kahapon yung waste oil tank natin is number 2 waste oil tank. Kahapon record natin is nakarang araw is 2.0. So ito nung Sabado. So number 2, 2.0. So 2.0 yung last record natin, ang sunog tayo is 0.5, kaya 1.5 na lang natira cubic meter retained. So as per record din ni oiler natin, 1.5 na tira dito. So tama yung pag-record natin, no. So comma, burned in incinerator for 0.5 is sinunog namin to mga 10 hours to, no? 10.0 hours. So yan yung aming itong 10 hours na to is capacity na aming waste oil incinerator. So mga around 80% capacity na aming waste oil incinerator to. So tingnan nyo sa inyong barko kung ano ang capacity ng inyong waste oil na dapat hindi kayo mag-exceed
sa 100 capacity niya. Dapat pasok pa rin kayo sa capacity ng burning capacity ng incinerator niya. So, again, natapos natin yung isang record. Nalagay tayo ng ating person in charge, tayo. Tapos, pangalan natin sa kapirma, name. Name, nalagay ko lang name po para hindi nyo ako makilala. Tsaka pirma, dito yung pirma, tinanin, pirma, tinanin. Tapos, date, kung kailan yung ginawa. No? So, ayan na. So, base sa record natin, noong 26, so, yan lang yung nangyari. May evaporation, tsaka may sunog. Tapos, wala na. So, mapapansin nyo, na-record ako ng evaporation para tinuna para hindi ako malito. No? So, after na ito, wala na. So, ang sa 26 na to wala na tayong dagdag. So, yung next na mangyari is, magpipirma si Chief Engineer dito. So, meron dito tayo masisingit si Chief Engineer, name niya, tsaka pirma niya, tsaka date din. So, date din, 26 April, no? 2021. So, yan yun. Maiksip na lang yung papa. So, tatapos na. So, isang beses lang magpirma si Pidre sa katapusan ng every araw. No? So, pag may pirma niya, next na tayong araw. So, 26. 27 na tayo. So, 27 April 2021. So, yung nangyari sa ating 27 is nagkaroon tayo ng sunog. Wala tayong evaporation. Tsaka meron tayong transfer. So, mauna parati yung sunog before transfer. Kung wala tayong evaporation, next is sunog. Tapos next is transfer. So, kanina nagsunog siya ng 0.5. So, wala tayong evaporation. Diretso tayo sa sunog. So, 12.3 naman. 0.5 cubic meter. So, ito yung incineration niya eh. Yung sludge from number 1 waste oil tank. So, kahapon, yung waste oil tank natin is 1.8. So, wala tayong evaporation. Nagsunog tayo ng 0.5. So, matitira is 1.3. So, dito sa record natin 1.3 cubic meter retained. No? Tama, burned in incinerator, for 10 hours din to. So, pangalan na ano natin, tsaka rank, tsaka pirma na naman, tsaka date, name, tsaka pirma, tsaka date. Date is kung anong date dito, date dito, parehas na lang. So, next is transfer na tayo. Isang sunog tapos transfer na. So, galing BCOT. Yung BCOT natin ngayon is 2.8. Nag-transfer tayo ng 0.7 sa waste oil tank number 1. Ito. Sa 0.5 sa waste oil tank number 2. So, para maglagay niyan is so, 27 April 2021 C. So makikita natin dito transfer, ito yon example number 5. So transfer from one oil residue sludge tank to another oil residue sludge tank, both listed under 3.1 supplement to the IOPPC. Ito yung International Oil Pollution Prevention Certificate natin, yung na-mention nyo naman kanina. So ito, date, code 12.2, cubic meter, amount sludge transferred from name of the tank, cubic meter retained to name of the tank, retained in tanks, cubic meter. So, ito yan. So, 12.2 galing build separated oil tank, no? So, unahin natin yung ang send waste oil tank number 1. So, 0.7 cubic meter sludge transferred. Transferred from name of the tank from IOPP bilge separated oil tank, ilan natira?
So 2.8 minus 0.7 is 2.1. 2.1 cubic meter retained. Kama 2, saan napunta? So kung ano dinagdag, yan din yung binawas, no? Kung anong binawas, yan din dinagdag sa kabilang tangke. So hindi pwedeng kung anong tinransfer. So plus minus ka na parati yan. Dapat naka-total yan. So 0.7 to napunta sa waste oil tank number 1 natin. So to number 1 waste oil tank. So chatin lang natin. Retained in tank. Retained in tank. Ilan natira kasi 0.7 1.3 ka kanina, no? Kaya nagtataka kayo, mauna tarati yung sunog kasi hindi pwedeng mauna yung transfer bago magsunog. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina na hindi pwedeng mauna yung 12.3 yung 12.2 sa 12.3 tsaka hindi pwedeng mauna yung 12.4 bago mag 12.2. Kaya dapat ano, sunod-sunod siya. Kaya ang technique niyan, unahin nyo parati 12.4. Kung may evaporation, wala. Next kayo, 12.3 agad. Tapos kaya, yan yung iniisip ko sa, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kaya ngayon, 12.2. Kung 1.3 dito, add natin 0.7, 2.0 cubic meter. Yan yung laman ngayon ng tangke natin. So, pangalan at saka rank na naman natin. Name, tsaka date, 27 April. 2021, no? Pirma. So next is isang transfer na naman sa waste oil tank number 2. So 27 ulit April 2021 C 12.2. So 0.5 cubic meter sludge transferred. Shootin lang natin para mabilis. From bill separated oil tank or BSOT yan eh, para mas mabilis. So 2.1 minus 0.5 is 1.6, no? Tama, 1.6 cubic meter retained, no? 2, may bali na naman, ano ba 2? 2, number 2 waste oil tank retained in tank ilan? So yung kahapon, so yung huling record natin na amount ng waste oil tank number 2 is waste oil tank 1, waste oil tank 2, 1, 2. Ito yung huling record natin laman. Waste oil tank number 2 is 1.5 plus 1.5, 2.0. So cubic meter return. So magtutugma yan dito sa record ng ating partner, which is last record niya is 2.0 sa waste oil tank number 2, 2.0 din sa waste oil tank number 1. Yung laman ng BSOT niya is 1.6, yung laman ng record natin sa BSOT is 1.6. So magkatugma. So walang difference siya. So walang pinagkaiba. So tama yung record natin. So wala na tayong re-record. So ngayon, person in charge na naman. First AE, name natin. Pirma. Date dito, 27 April 2021. Tsaka yung pangalan ni Chief Engineer natin. Chief Engineer name, kasi wala na tayong dadagdag, tapos na yung isang araw pipirma sa Chief Engineer dito sa last part lang. Kahit marami tayong nilagay si Chief Engineer sa last part o sa isang basis na pipirma sa isang entry, sa last entry ng sa isang araw na yun, 2021, 27 April pala to. Ay, yan yung iniiwasan natin, no? Magkamali 7 April kasi naka-bullpen dapat yan sa oil record book, hindi pwedeng lapisin, kailangan record is proper, naka-bullpen. So pirma niya dito. So ayan guys, so tapos na ating pag-record sa ating scratch paper, no? So time na natin para maglipat sa ating actual oil record book, gamitin na natin yung bullpen. So hanap mo na ako bullpen guys, wait lang. So ayan na guys, ito na yung ating oil record book at ililipat na natin yung scratch natin kanina na sinulat sa ating oil record book kasi magpa-finalize na tayo
at wala tayong errors dito. So lilipat natin dito sa record na to na nakadapat naka-ballpen. So first, explain ko muna sa inyo. So ito yung ating Euler Codebook. So pangalan ng ating barko sa taas, distinctive numbers, letters. So ito yung code ng barko, saka yung voyage number, kung anong voyage number na kami ngayon. So dito makita sa first column, date. So yung pattern ng date natin, yung letter, yung code, kung anong code, C, may I, saka may H pa yung iba. So yung dito sa basic lang muna i-explain ko sa inyo. So tapos yung item, item number. So dito makikita rin 12.3 12.2. So dito mga previous ko nasulat noong 25 April, no? So yung huling record ko dito 25 April. So yung sinulat natin kanina sa scratch paper is noong 26. So lilipat na natin, no? So susulat ko na dito 26. So may gamit akong ruler para hindi malito. Tsaka check ko yung natapos na natin sulat. So sulat na natin 26 April. So una is date, no? So 26 April dito natin susulat yan. 26 April, ballpen na gamit na dito, wala na dapat mali-mali, no? So sige, 25 26 dito. So 26 April 2021, code C, 12.4. Ito wala na shortcut. So buong buong sulat na from number 1 which will top. So evaporated yung kahapon naman ng waste oil tank natin, which is number 1 ito kahapon, 2 minus 0.2 is 1.8. so tama, 1.8 cubic meter retain. So yan, so lagyan natin pangalan natin ulit, SAE pangalan natin, tapos date. Mamaya pa lalagyan ng pangalan para hindi nyo makilala ko. April 2021. So okay, check natin dito para malaman natin tapos na nasulat natin yan. So next is 26 ulit. April 2021. So 12.3 siya dito sa notebook natin. So C, 12.3 0.5 cubic meter sludge from number 2 is on top. So number 2 natin last time is 2.0 sa previous na day natin. Number 2, so 1.5, 2 minus 0.5, 1.5. Tama. Burned in incinerator. For 10.0 hours. So ngayon natapos ang 36, so dapat may chipin nyo na dito. So lagyan natin ng space konti. So press in, pangalan natin, date, tapos si chipin nyo, pangalan niya 26
April 2021. So ayun na. So tapos na yung 26. 27 na tayo. So 27. Meron tayong incineration na naman. So 27 dito na naman. Start na naman tayo. Incineration 12.3, 0.5 cubic meter. Sludge from number 1 is oil tank. So yung number 1 is oil tank natin. Previous is 1.8.5, so 1.3 matitira, so tama 1.3 dito. 1.3 tama. Burn in incinerator. Incinerator 4, 10 hours pa rin capacity ng isolated incinerator natin. So pangalan lang natin. Tapos date 27 April 2021. So check. So next 27 ulit. So transfer to 12.2 and yung transfer, so 0.17 cubic meter sludge transferred. In tank. So laman ng number 1 natin ito last is 1.3, last 0.7, 2.0 2.00 cubic meter. So pangalan tsaka pirma na naman. So ayan, so natapos na. So check na naman. Tapos yung last natin, yung 27. So transfer pa rin. So C 12.2 0.5 cubic meter sludge transfer. So 2.1 minus 0.5, 1.6 cubic meter retain. 2 number 2 waste oil tank retain. So ayan lang guys, natapos na yung ating pagsusulat sa ating oil record book. Sana may natutunan kayo sa ating vlog. So like and subscribe sa ating YouTube channel. And kung may mga tanong kayo tungkol dito, comment down below lang.
At subukan natin magsagot din. Sagutin natin yan sa mga comment section natin. So, see you on our next vlog. Peace!